this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for mongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, tuloy natin hanggang 12. According to the glorious gospel of the blessed God, which is committed to my trust, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Ulitin ko lang po sa verse 5, sabi dyan, now, the end of the commandment is charity. Out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Let's pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita again sa pagsimula namin, bagong series sa libro nito, Lord. We pray na pagpalaan yung bawat isa. Ito namin sa stansya ng inyong salita, especially ito yung unang book na dito po, Panginoon, na dala namin na sa isang tao lang in-address, but actually ito po yung mga pagkukuha namin aral. Ito yung nakasama sa New Testament. I pray na kayo pong magpala bawat isa, Panginoon, lalo mga youth. Makita nila, Lord, na sa Timothy ay considered ay kabataan dito. So I pray na andun po yung kanilang pagtutok, Panginoon, sa ministry. Alamin ay pwede pala na kabataan ay gagamitin niyo, Panginoon. Sila po, Panginoon, kayo mong maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakaupo na po. Good evening po sa lahat. So yan, so magsimula po tayong bagong ano. Dapat second Thessalonians tayo, no? Aso, for whatever reason, hindi kasi nga yung Bible reading ko pala, natatapos ko ng second Thessalonians, kaya parang kala ko tapos na tayo. So, pero nakita ko, nireview ko, maganda nga to, kaya hindi, ihaktawan na muna natin yung epistle to the, ano, second Thessalonians, no? Second epistle. Balikan natin siya after dito. Okay, so introduction. So yun nga, ito po yung another epistle ni Paul. This time naman, sa isang tao lang. Pero ang Bible po kasi para sa atin lahat yan, eh. Amen? Yeah. Itong silang kataga na ano, eh, sabi. Kanta ata yun. So, hindi sikat sa atin dito, eh, pero sabi sa kanta, every book of the Bible is mine. Every word, every chapter, every line. Alam mo ba yun, ay? Kanta na yan. Hindi. Every promise in the book is mine. Ah, may, alam mo yan. Ako hindi ko alam. Kasi hindi ako lumaki sa ano. Nakakasira ng ano yan. Hindi ko alam eh. Sayden. Upo kayo dito. Sanayin mo yung mga dito. Hindi exemption yan. Nasaan na si Richie? Ayan. Si Jared. Yan yung mga bata eh. Dito, dito. Nahanap ko si Lumpala. Okay, so yun nga, nabanggit ko. Si Timothy po ay binanggit po kasi dito eh. No? Sa, especially, sikat na sikat sa mga youth fellowship yan eh. Yung 4:12, no? Ano ba? Ayan. So nabanggit dito na reference na parang si ano ay bata, no? Kasi nagtatalo sila, gano'n ka bata. Eh kaso mo ang si Timothy, pastor eh. So yung dito batang bata, sin kasi bata ni DM. Pero ginagamit to kasi nga youth eh, no? So pwede. Kahit bata ka, kung madali ka mag-mature, mabilis. Yan ang objective nyo dapat. Amen, mga bata. Hindi yung katulad ng kabaliktaran sa iba. Sa libutan, eh, nasa edad namin yun. Nung sa edad namin, ano na ako po, 33 na ako ngayon, eh, yun na akong pisa sa mga video games eh. Kaya, ngayon, yung mga kilala ko pa rin ganun, patandaan sila eh. Hanggang ngayon,
mga video games. Kaya huwag yun ang manahin yun. Amen? Masaya yun eh. Kasi hindi nga maganda. Okay, mas maganda mag-mature agad kayo para gamitin agad kayo ng Panginoon mas maaga. Amen ba, youth? Amen. Lalaki, amen ba? Kung gusto yung maglaro na maglaro hanggang tamanda kayo para kayong si ma-showbiz, ganyan ang philosophy niyan. Work hard, play harder, mga ganun pa eh. So okay naman yung sport at saka hindi nakapabayaan yung gawain ng Panginoon. Pero madalas ay hindi, ganun, nakapabayaan. Kaya, ingat. Okay, so yun lang yung sasabihin. Si Timothy ay considered nakakabata sa kanyang mga ibang member doon, pero pinagkatiwalaan siya. So, pwede rin tayo. Okay? So, ang tansya nila dyan, yung mas reliable, ano, parang kaedad ko daw yan, mga 40. Bata ba ako? Sinong sabing bata ako? Wala kayo nun. Hindi, kasi ngayon, kasi hindi ano natin yan ngayon eh. Pagbata sa atin yan, sina Dia. Maganda, mag-mature din kayo ng ano. Pero, anyway, upsa natin. So, yun na, again, si Paul. Nabanggit na natin si Timothy, di ba? Sa inyo na alala si Timothy. Anong book? Ulit-ulit. Ephesians, Philippians, di ba? Saka si Epaphroditus. Madalas, kasi kasama nga si Paul eh. So, parang itong ano dito, either missionary din siya or church planter or pastor. Ganun yung mga tatanto mo dito. Okay? Kasi sila ni Titus, pareho sila, mga pastor, mga church planter, sila yung nag-ordain. So, obviously, mga ano rin to. Okay, kaya, yeah, rally natin. Start tayo. So, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. So, medyo karamihan dyan common, di ko na isa-isahin. Okay? Apostol siya, malinaw. Pag may nagtanong sa'yo, apostol ba si Pablo? Iba naman, nasobrahan. Okay? Puro Paul naman sila. Sakto lang, apostol siya. Naglingkod siya ng Diyos. Okay? So, malinaw yan sa Bible. Sabi dyan, by the commandment of God our Savior. So, magandang point to. Total, itong Timothy ay sa chapter 3 nga. Makikita natin yung mga requirements sa pastor. So, maganda rin tong katagaan nito habang nireview ko to. Apostol daw si Paul ng Panginoong Jesus, kahit di niya inabutan si Jesus, di ba, physically. Siya ay naging apostol by the commandment of God, our Savior. Sino daw yung Savior? Dito sa text. So, God ba si Jesus? Okay, so another reference yan. No? Pero sabi dyan, by the commandment of God. Ibig sabihin po, ganito yan, mga bata especially. Kung kayo ay magiging lingkod ng Diyos, kung ano man yan, siguraduhin yung mandate nyo. Alam nyo yung mandate? Nga, gamit yan kahit saan eh. Mandato, di ba? Lalo sa atin. Siguraduhin yung nanggagaling sa Diyos. Amen? Kasi pag inaral natin, inaral yan, tayo halos dito sa church na ito, inaral na natin, halos ang pwede natin aralin eh. Yung mga ibang kulto, di ba? Kaya messed up sila eh. Kasi maggagawa sila ng sarili ng batas, gagawa sila ng sarili ng doktrina, okay man lang sana kung di ko kontra sa Bible eh. Pero dahil sila na nga yung, sila na, mga leader, sila na yung authority, edi, anong ginagawa nila, gagawin nila. Kabaligtaran ang sinasabi sa Bible. Si Paul ay hindi niya inappoint yung sarili niya, okay? Malinaw po yung si Paul. Kung mayroong man tatawagin ng Diyos na apostol, siya yung huli doon, kaya niya binanggit din eh. He is the least of the apostles. Kasi nga, ang dami nagdududa sa kanya. Kasi nga, napaka-unlikely niya maging apostol. Pero malinaw siya yung apostol by the commandment of God. So, ganun din tayo.
Kung sino magpapasto sa inyo, kung ano man yan, mga babae, huwag, okay? Ganun din, commandment ng Diyos. Kahit gusto, feeling ko, eh, feeling agad, hindi mali agad. Okay, hindi, gusto ko maglingkod sa Diyos eh. Hindi, maglingkod ko sa Diyos. Oh, yun, tama. Tama. Paglilingkod, hindi yung gusto mo, kukontay mo yung Bible, sabay. Okay, so, yun yun. Kaya siya ay apostol ng Diyos, malinaw. Yan ay according sa commandment ng Diyos, ang ating tagapagligtas and the Lord Jesus Christ, which is our hope. So, medyo common na to, pero gusto ko lang bigyan ni din hope? Pag-asa, di ba? So, alam niya, mga, di ba? Anong pag-asa niyo? Makapasa ng exam. Yung iba, pag hindi nakapag-review, ang pag-asa niya, yung katabi niya. So, mali yun. Kasi nagkamali ka na, hindi ka nag-review. So, pero sabihin natin ganun tayo, talagang mess up ka na, sinong pag-asa natin? Katulad nga niya, pag nagkataon na yan, pinasa na kung ano ng batas, nakawan na silang nakawan. Hindi matatapos yan sa nakawan eh. Pagtalamak na yung nakawan sa level nila, hindi makakontento yan dyan. So later, yung mga mayaman yun, gano'n na, control ang gusto niyan. Hindi nila inisip yung pagkain, mayroon na eh. Yung iba naman, kaya gusto mag-aklas. Ewan ko, kung gamitin sila ng Diyos, basta tayo, hindi tayo gano'n. Wala akong nakikita ang... hindi natin linya yun, okay? Anyway, so ang pag-asa natin ng Panginoon, tandaan nyo lagi yan. Pag hindi naka-align yung gustong gawin, katulad nung mag-aakos tayo, patayin natin kaya si Marcos. Kala mo magbabago. Anong kasi pagbabago pangyayari? Pag nangyari yun. Sige nga. Baka lalo tayong, tayo magkagulo. Kunwari, narinig mo dito. Sabi ni Pastor, si Marcos daw, magnanakaw. Hindi nyo ba alam? Alam na nga rin nila eh. Yung mga patayin, baka sabihin pa. Kasi may pastor na napagbintangan ganun eh. Nayari siya. Eh, nagpe-preach lang naman siya sa congregation na lang niya. Eh, kaso may nakarinig, nag-agree, oo nga, no? Loko-loko talaga si Obama, patayin ko. Eh, nagdala ng ano eh. Hindi naman nangyari, sayang. Hindi nangyari. So, parang ganun, sinisisi ngayon sa pastor eh. Mali naman yung interpretation. So, hindi ganun. Pray lang natin na mangyari yung kalooban ng Diyos. Kung sakaling, brain cancer sila, okay. Kung hindi rin, hindi. Yung pagbabago na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kung saan niya tayo gagamitin, hindi ganun. Hindi ganun ka-radical. Siyempre, kung gagamitin ka ng Diyos, mapapagawa sa'yo yung Diyos, hindi niya i-oppose yung sarili niya ring utos. Amen? So, kaya, napaka-obvious, huwag kayo papatay kahit bakla, di ba? Hindi ganun ang paraan. So kaya ang hirap ng kalagay natin, pero Jesus is our hope. Amen? So lalo kayo mga bata, ipunin nyo lang yung knowledge. Hindi ibig sabihin may naintindihan kayo sa sinabi ko, yun na yun. Exactly, di ba? Ipunin nyo lang. So next, sabi niya, to Timothy, my own son in the faith. So another na naman to. No? So malinaw po to na hindi po anak ni ano to, kasi nga in the faith eh. So nabanggit na dati madalas, no? So kaya yung soul winning partner ko dati, si Daddy Dem, ay ko sinasabihan, wala silang anak eh. Pero kung soul winner ka, marami ka ng anak. Amen? In the faith, sabihin, inanak mo, bigatin. Nung alam niya na pag unsaved yan, nasaved dahil sa'yo, sa alagaan mo pa, anak-anak na rin. Pinanganak siya sa pamilya ng Diyos, ikaw yung ginamit. Tapos anong gagawin mo dyan? Siyempre dapat concerned ka dyan. Napansin nyo naman, di ba? Lahat niya, pinapollow up natin yung kaya natin i-follow up. Pag ayaw nila, of course, natin magagawa. Pero kayo, ganun, alam nyo naman yan. Naligtas kayo, follow up. Parang anak na inaalagaan. Hindi mo i-abandon. Okay? So kaya si Timothy ngayon, hindi ko alam kung naligtas siya dahil kay Timothy kasi binabanggit din dito yung lola niya tsaka nanay niya Kristiyano na eh. So, pero kasi yung timeline, siguro nagbo-boom pa lang Christianity. Siguro, pare-pareho sila naging ano ni Paul na anak, di ba? I mean, na-save through Paul. Hindi natin alam.
Pero still, kung siya man yung ginamit para maligtas si Timothy, which is very likely, or hindi, at least inaalagaan niya si Timothy. So, ganun pa rin, son in the faith. Gusto ko lang banggitin yun kasi yun yun. Pero hindi tinawag ni Timothy si Paul na father, di ba? Kasi yun ang pinagbawal nga ni Jesus eh. Okay, anyway. Grace, mercy, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. So, medyo common. Pero gusto kong bigyan din, grace, mercy, peace. Very used yan sa Bible kasi nga yun yung mga bagay importante. Grace, of course, biyaya ng Diyos, no? Gusto natin pagpapala, kaso minsan di gusto ng Diyos. Minsan ay ikaw yung kulang. So kung may pagkukulang tayo, of course, bigyan biyaya tayo ng Panginoon. Ibig sabihin nun, nawa ay hindi tayo sa good graces, yun ang tawag nila dyan. Ibig sabihin, nasa patay ng blessing ng Diyos. Okay, so yun ang wish at panalangin ni Paul para kay Timothy. Pwede natin apply sa atin lahat. Amen? Ganun tayo dapat, di yung kapatid mo, gusto mo madapa, magka-cancer, o ganun. Mercy, ganun din. Kasi minsan talaga nagkakasala, ayaw naman natin na kung ano yung kasalanan mo, ganun din yung parusa mo. Kasi yun ang hinahanap natin, ang inaano natin sa Diyos talaga eh. Lord, kaawaan nyo kami. Kasi kung talagang di tayo kakaawaan ng Diyos, ano tayo? Wala na tayo baka bukas. Diba? So, ganyan din ang panalangin dapat natin, sarili natin sa ibang tao. And then, peace. Of course, may kapayapaan kapag nasa kalooban ka ng Diyos. Pag wala, wala kang kapayapaan. Kung andun ka man sa pagsubok, yun nga, panalangin ni Paul, magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi lalo mga lingkod ng Diyos, ganyan yan eh. Ang daming problema. So, yan. Tuloy tayo, as I besought thee, okay, pag sinabing besought, hinanap, or obviously, parang inutusan si Paul dito eh. Ah, pinutusan siya ni Paul. Okay? To abide still at Ephesus. So, ganyan siya si Timothy, kung ano sabihin ni Paul, lalo nung nag-umpisa siya, sunod lang siya, okay? Including, nakatulad nga niyan, o dyan ka lang ha, eh, anong plano ni Timothy sa buhay niya? Minsan, ganun. Paglingkod ka ng Diyos, mas importante na dyan ka muna. Dyan ka muna. Amen? Masumunod naman yan. Kanabanggit lang dito again, ano to ha? Sulat lang kay Timothy, pero nakukuha natin ng aral. When I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So, ganito yun. So, parang nakikita natin dito, si Paul, alam nyo, busy tao, marami siyang kailangan gawin, ginagawa niya. Ngayon, yung mga helper niya, katulad ni Timothy, may dapat silang gawin. Okay? So, inutusan siya. Ito, nakakita natin dito, ano yung talagang charge niya? Ibig sabihin, ano yung utos niya? Specific na dapat gawin ni Timothy. Kung pastor ka, missionary ka, administrator ka ng church, ano daw? That? Oh, charge. So, chinarge, kasi charge pa, obliga o inutusan, okay? So, inutusan si Timothy, na utusan niya rin yung iba. Okay? So, ganun kasi yan eh. Charge some that. So, lahat ba tuturuan? Some lang eh, but some. Eh, obviously, alam niya, iba, tapat na eh. Okay, kaya ganito po yan. Ang gusto application na kunin dyan, minsan, pag sinabihan kayo, napansin na. Meron kang kailangan ayusin sarili mo. Ganon. Okay? Kaya yung maganda dyan, hindi ibig sabihin ng pastor, hindi na ako pinapansin ng pastor, hindi na ako kinakausap. Baka okay ka, kahit sa tabaho, ganon yan eh. Pag nakikita ng boss mo, okay ka, hindi kailangan sabihan, ginagawa mo. Malaya ka na, oras mo, bahala ka. Ikaw dumiskarte kasi okay ka na eh. Ang mahirap pag ikaw yung laging, anong ginawa mo? Ano pag gano'n, huwag kayo matutuwa. Ibig sabihin, may something strong. Okay? So anyway, punta na tayo sa anong tinuturo niya, no? Na wag, sabihin mo, wag ka magtuturo ng iba. Okay? So, parang ganito po yan. Kahit sa, ito, katulad sa church natin, medyo, ano na tayo, medyo established na yung at least doctrine. Kasi nga, salamat sa Panginoon, dyan sa Bible eh. And then, iba sa atin, tinyo na yan, ang gagawa natin. So, nagkakaroon lang, sabihin ng iba, ang dali ng trabaho ng pastor.
ano lang, ayaw preach-preach lang. Yung iba hindi alam, behind the scene, ang daming iniisip. Amen? At especially, ito nga, mamamangha kapag kinumpara nyo po tayo sa ibang so-called churches, sila kung walang ginawa kundi mag-entertain ng tao. Ganyan ang style ngayon, madali kasi yan eh. Ibig sabihin, parang may psychological effect na yun na parang inaano yung mga tao, dyan lang kayo ha, atin lang kayo, bigay lang kayo ng pera, mga laki, purihin nyo ang Diyos kunwari, purihin nyo rin ako. Programa po yan, di yan mahirap intindihin. Ganun po yan, anong gusto ng example? Yung isang bagay na hindi ka tanggap-tanggap, parang alam nyo na eh. Dahil pinograma kayo, tapos ganyan, tinatanggap na ng marami. Ano yun? Alam. Wala na iba tayo example? Wala ba iba? Di ba, perfect example kasi yan, di ba? Mga bakla, kadiri yan, kahit ang panahon na, inaasar yan. Kasi kakaiba eh, ano ba yan? Ano ka ba? Lalaki ka ba? Natawanan yan, ang daming ano. Kasi nga, abnormal yun eh. Pero dahil pinograma kayo, okay lang yun. Doon sa show na yun, may bakla din. Dito may bakla din. Channel 7, may bakla. Sa channel 2, ibig sabihin, siguro tanggap. Diba? So, pinograma kayo. So, ganyan yung ibang churches niya. Ang ginagawa, hindi naman doon. Pero, ang di nila ginagawa ito, yung point ko dito, ang sabi kasi ni Paul dito, ibig sabihin, tingnan mo, ano bang may nagtututuro niya mga yan. Ngayon, mga churches na dyan, okay, di masaya, nag-aaral, nag-church, nag-bible. Baka may iba ng tinuturo. Kaya sa atin po ngayon, sa panahon natin ngayon, ang parang public ano ngayon, yung ano, social media eh. Yung ibang basto, wala nang pakialam, mag-preach lang sila sa church. Okay naman yun, kaso nga, kahit si Paul, kahit si Jesus, napansin nyo ba yun pag binabasa yung Bible, pinapakialaman ba nila ibang tao? Outside of the church, pinapakailaman ba nila? To some degree, di ba? Si Jesus nga, may nakinig lang siya eh. And he overheard. Oy! But gano'n, hindi lagi. Okay, hindi lagi. Kino-consider natin na may sarili silang utak. Pero kung may magagawa ka, especially pa sa ibang tao na parang hindi na maloko nun, hindi mo gagawin. So kung may concern ka sa mga ganyang bagay, gagawin mo kung mayroon kang pwedeng magawin. Sabi nga sa inyo, ngayong buwan na to, yan na naman sila, di ba? Ang pinaka pwede mo nalang gawin, mga bata at least, ay pastor, magagalit yung kaibigan ko. Ilan ba kaibigan kailangan mo? Sige nga. Ngayon, di naman sa lahat eh. Alam nyo naman, ako, kahit ako nalang gawin yung pattern eh. Wala akong pakialam sa channel to, channel 7, kung ano pang away dyan, politika. Pero sa pagdating sa ganitong bagay, hindi po yan pangkaraniwan na. Excuse ka na dyan. Sabi mo, pakilamer ako naman eh. O talaga. Kasi may kinalaman to spiritual at matinding. Matinding epekto nito sa ating lipunan. Okay? Kahit pa makilala kang puro, yun na lang ang ano mo. Eh para at least maraming, ano, hindi maloko. Okay na yun. Obviously, huwag mong gawin ganun yung sarili mo ah. I mean, inaayos mo yung ibang bagay sa buhay mo, pag-aaral, sa ibang bagay, sa winning. Kung i-charge ka nila ng ganun, yun na lang alam mo, hindi naman. Feeling mo lang yun kasi nababrought up eh. Okay? Nabalik tayo dito. So, ang gusto sabihin, yan nga, pag may yung iba, puro programa-programa, hindi yan mag-stray dun. Ibig sabihin, hindi yan lahat yan, ano na, ang tawag dito, programa na nga eh. Ibig sabihin, dinumero na, yan ang tawag natin dyan eh. So, okay? Preach ka lang, ganyan lang. Ito, huwag mo i-touch. Yung end times, medyo pasaring paano-ano lang, pakunti-unti lang. Basta sabihin mo na, dating ang Panginoon, okay na yun. Huwag nang masyado laliman. Ganun ngayon kahit mga Baptist. Hindi na napapansin nila yung iba, lalong umaatake lalo. Kasi nga, wala nang alam yung mga tao, ang dali nang lukuin. Kaya, ito na, isa-isa natin ngayon. Kaya ang charge ngayon kay Timothy na i-charge na rin sa mga pastor, pag may napansin ka na iba na yung tinuturo, oy, ano sabi? Ano sabi ng charge? Ibig sabihin, obligayin mo, oy! Ano yan? Hindi naman ganun, ha? Obviously.
So pansinin mo. Hindi yung parang okay lang, ay Calvinist na sila. Ay may drums na sila. Ay hindi na sila King James. Okay lang, yung kapatid naman natin. Hindi ganun sinasabi ng Bible. Amen. Hindi ako nagpapauso dito. Iba sabihin, ikaw masyado ka namang ano eh. Lalo tayo, kahit tayo ha. Nung panahon natin, ganun yun, yung mga preacher, mga pastor. Talagang King James yan. Yan nga, talagang pinag-usapan yung Bible, pero ngayon pumapasok na. At salamat nga, may recently ha, yung Calvinist, anti-Calvinist movement, nare-revive. Kasi nga, nare-revive din yung Calvinist eh. Kaya napansin ng mga, ano, naku, kailangan tayong gawin. So may nagte-take action din, salamat. Kasi yung mga kilala kong ganun, sabi nila, na natin pag-usapan yan. Eh, nung nanggaling sa Amerika yung initiative, oh, sige, pag-usapan natin yan. Ganun po yan. Kaya sa, kayo, kayo, kung sakali dumating yung panahon na, alam nyo na, may impluensya kayo, kaya pag-aralin nyo, pag-aralan nyo yung Bible. Darating yung time, kakailanganin kayo, parang yung mga sa pelikula, di ba? Pelikula na naman. Yung, pinapahinggan ko siya about sa, ano din eh, sa tech. Anyway, sabi niya, gusto mo maging successful sa buhay, maging expert ka sa kung anong ginagawa mo. Kasi daw, yung napanood niyang pelikula, ganun. Pag magugunaw na yung mando, sino daw yung hinahanap? Yung mga expert sa certain, ano, di ba, para nakatulong sa buong mundo. Ganun din tayo dapat. Ngayon, kung nga, pastor ka lang, maliit na congregation, pero nakilala kang, alam mo yung Bible, paano ang gagawin sa'yo? So, tatawagin ka, ginagalang ka kasi, ituro mo sa amin yung tama. Ganun yan. Kaya, huwag kayong, hindi tayo nagpapaunahan magpasikatan. Hayaan mo lang sila. Aralin mo na aral, turo, kaya lang. Okay, so pag may ibang tinuturo, paano yung pastor eh? Ibang church yun eh. Influence mo yung kaya mo may influence, yung tama lang. Hindi tayo, again, independent tayo eh. So medyo na-demonstrate ko na nga sa inyo to kasi nga nangyari sa atin to, di ba? So sabi ko lang, pinansin ko, at least alam nila kung sakaling pumasok sa kanila, ay parang may kilala akong ganyan. Mga tanong nga. Kala ko hindi seryosong issue yun eh, di ba? So at least alam nila. So pero dito kasi, yung context dito, si Paul yung nagsimula, si Timothy nagsimula, pwede niyang pakialaman yun. At least i-remind niya, hoy, anong tinuturo niyo dyan? Dapat walang iba ah. Okay, malinaw na? Kasi may ang katotohanan po, ito yung katotohanan, pag lumabas na sa katotohanan, hindi na katotohanan, or kahit may halo pang katotohanan, may halo ng mali, ano yun? Something's wrong, di ba? Kailangan ituwid. Okay, nabaan ko doon kasi importante yun eh. So anong kakibat no? Basta hindi ko naintindihan eh. May pwede bang ibang doktrina eh, sa lang naman ng Bible. Alam nyo na. Agad na natin yun na, kaya nga maraming kulto eh. So meron tayong mga example dito, magaling din talaga itong Bible eh. Para bigyan, alam mo na, baka na tayong malito, or ito yung mga pumasok sa ito sa topic, malamang kahit sa mga ngayon, sa panahon natin, ito yung mga bagay na nagpapalito events among Christian and then definitely mga kulto. So ano yung mga binigay niya dito? Fables. Ano yung fables? Actually medyo hiwalay ito pero related. Okay? So teacher other time, neither give it to fables. Kasi nga, kaya siya interrelated. Kasi pag ikaw ay ano yung fables mga bata? Ano yung fables? Parabola. Hindi, pabula. Ha? Ha? Kwento sa kwento-kwento, ganyan lang 'yan eh. Ngayon kasi ginawa nila ng formal definition pag fable daw. Yun ba 'yun? Fable. Pag ano pa ibang klase? Parable. Ano naman yung parable? Sa Bible. Ah, pag hindi hayop, anong tawag? Fiction. Oh, pangit hindi. Anyway, ganun talaga nag-evolve yung language. Pero, pag sa Bible, pag fable, ibig sabihin lang yan, kwento-kwento lang. Yan. Hindi, tingnan nga natin dito. Dictionary. Tumatama pa naman dictionary. Kailangan itama lang ng Bible. Fable. A fictitious narrative or statement.
Okay? Katang easy, parang gano'n, fiction. Nari, Marvel. Uy, may nagong alien. Ah, pero may nagong ano, may mga bida naman. At may mga power. Iniisip lang nila yon, di ba? Kaya mga bata, okay, yung kukuha ng doktrina doon, okay? Yung ano, yung mayamang billionaire, isasagipin ang mundo natin yan. Kaya nung si Elon Musk, yan ang ano yun eh. Yan ang tingin niya sarili niya eh. Totoo lang. So, okay, magtitiwala doon yung ibang Kristiyano. Ah, Elon Musk! Palibasa, sinabihan niya yung iba na... Basta may sinabi siyang konta sa mga democrats, mga naman niya. Kala nila, tagapagligtas na agad. Eh, mabaero yun. So, anyway. So, Fable, huwag kayong kukuha dyan. Hindi, may kilala akong mayaman na gano'n. Sino? Tony Stark po. Hindi totoo yun. Si Batman. Si Batman. Si Robin. Anyway, Fables, ha? Huwag kayong makikinig. Yun ang sabihin nun. Ay, may kinuwento. Kaya madalas na sa mga ano eh. Tingnan nyo yung sino madalas magkwento-kwento sa Bible ang Fable. Tingnan natin sa Bible. Sino? Ah, sino daw? Mga matandang babae, marites. Tama? Kahit sa atin, ganun eh. Kasi bakit daw? Hindi lahat ah, obviously. Pag godly yan, di ba? Pag may anak yan, inaasikaso niya, supportahan niya pa yung asawa niya, tapos hindi ka mamarites, kasi wala kang time eh. Pero still ah, ang babae, medyo, ano, mga, ano kayo, ando yung inclination niyo. Kaya wag. Yung mga lalaki, minsan ganun din eh. Okay, pero ano pa? Sino daw? Yung mga Hudyo pala. Sa totoo po yan, alam nyo ba? Kahit ngayon pag ni-research niya ngayon, hindi nilabanggit sa mga church niya kasi, diba, mga po Israel niya, yung mga ano eh. Pero ang daming kwento about Hudyo pag nagsimula kayo sa Bible, tapos tingnan nyo, i-research nyo lang, ano ba yung mga Jews? Ang dami. Ang dami mga kalokohan yung mga Hudyo, maniwala kayo. Kaya ang dami ng kulto. Yung iba nga, sila yung ginagawang, parang yung mga Hayahuwa. Ba't nag-umpisa yun? Una, mga paghanga sa Hebrew. Anong Hebrew? Tagalog, ganun lang din yun. Ginamit lang. Nung panahon nila Hebrew, ang Diyos pa rin na may taas, hindi si Hebrew. Amen. Eh, ba't naging Greek? Oh, Greek! Wala lang yun. Another language lang. So kaya, anyway, yung mga Hudyo, napakaraming mga kwento-kwento niya na, ano, so ito, another reference, cunningly devised fables. Alam nyo ba, kaya nauso daw yung mga superhero ganyan. Kasi nga, ang gagaling mag-isip nito, sino mag-isip niyan? Si Stanley, gaya-gaya lang yun. Sa DC, alam ko, no? Ni-research ko rin, hindi. Sino pang ano, si George Lucas. Alam nyo ba yung Star Wars na yan, may buong encyclopedia pala siya yan. Weirdo tong siya yan eh. Yumaman siya, pero... Pag susumahin mo yun, anong sabi ng buhay ni George Lucas? Kahit yung mama siya ngayon, mahirap na. O, paano ngayon yan? Mare-remember ba si George Lucas na hero or something? Hero ng mga, ewan, Hollywood. Nagagamitan lang din sila dyan eh. Pero hindi mo siya hangaan kasi inimbento niya si Yoda at kung sino man yan. At in the Force be with you. Eh, parang kulto pa nga yun actually. Ginagamit niya para ilayo yung mga bata sa Bible. Anyway, so mga Hudyo, tsaka gusto ko lang po dito, iniisip nila yan kasi alam nila, mas maganda yung kanyang kwento, marami mahuhumaling, pag nahumaling, yayaman sila. Ganyan lang po yan. Kaya nga yung best-selling daw na author, si, sino yan? J.K. Yan. Aside from the Bible yun, hindi nila binaman eh. Pero, kung ito yung copies ng Bible, ito yung kay ano, sino man yan? Harry Potter. Anong banggitin? Balik tayo dito, kaya, yan. Gusto ko sabihin dito, pag meron kayong sinabi, eh, ganyan yung mga Hudyo, kaya naman ganyan yan, kasi ganyan ang mga kwento-kwento. Hanapin mo sa Bible.
pagkabalik talaga sa Bible, mali agad yun. Pag wala sa Bible, at least bigyan mo lang siya ng ano, siguro nga ganun yun, pero, di ba? Huwag ka magtitiwala agad, kasi even sa panahon nila, may mga ano na, mga writer na ng ano-anong fiction. Yan ang totoo. Ano pa yung mga kumukunta sa magandang doktrina? Bukod sa mga fables, kasi nga ganyan yung mga fables. Ngayon, uso na yung Voltes 5, di ba? Bira, laos na dati yan. Kasi lumabas nga sa feed ko, ano, merong Pilipinas? Paano nila gawa yun? Anyway, ayan o. Oh, ito, kinakanta kasi kaya na ano ko eh. Kaya, ano yung sasabihin? Yan! So, nalalayo ngayon tayo sa Bible, di ba? Kung sa halip na mag-ano ka, Voltes 5 ka na lang. Maganda sana magkaroon ng action figure, no? Si Jesus, saka si Pedro. Kasi parang boring eh. Tsaka di natin gawain kasi nga, alam natin. Hindi na. Hindi tayo gumagawa. Pero kasi mga style po yan, no? Parang kumita yung mga yan. Anyway, pangalawa po ito. Magtatagal tayo dito, hindi tayo matatapos ah. 36 minutes na po ako. Endless genealogy. Okay? So, nabanggit ko na rin yung mga Hudyo na rin din, no? So, sinurge ko pa yung genealogy sa Bible. Ang ilang place lang po yan medyo na banggit, no? So, totoo din naman yan. To some degree, importante yan. Amen? To some degree. Kasi nga, sabi nila, showbiz na naman nasa utak ko. Kasi ganun daw, pag maganda rin yung nanay, tatay, maganda rin yung anak. No way, totoo. In a way, hindi rin. Kasi marami naman maganda at pogi dyan. Pero yung mga nakakaroon ng project, yung mga nagmamahal sa mga bakla yan. Hindi lahat, pero parang ganun. So, importante yung genealogy, saan ka nang galing. Pero then again, sinasabi dito, baliktad eh, tama ba? Neither give heed to fables. Okay, huwag kang titiwala sa mga fable. Hindi yan authority nyo. Kahit may kinuwento pa, kwento-kwento, parang sa bakla na naman. Ay, may kilala akong ano dati, bakla, ngayon, pastor na eh. Oh. Diba? Hindi, kwento lang yun eh. So, hindi authority yan. Ganon din naman genealogy. Naku, pag nakakausap kayo ng gumaduate sa Bible school, ano sabihin sa'yo yan? Yung sinabi mong Kristiyano na yung ano, chosen people of God ngayon. Nako, ikaw ba? Hudyo ka ba? O, anak ka ba ni ano? Iba naman, pag yung iba galit sa tithes, ganyan. Sabi nun, o, Levites ka ba? Dapat di kami nagtatay. So, di ba? O, paano? Patunayan mo nga. Una, hindi ko alam patunayan. Pangalawa sa New Testament, hindi na ganun. Okay? At iba naman, nga, paano ka naging chosen people of God? Hudyo ka ba? Eh, ka, hudyo ka ba? Hindi. O sila, sino sila? Paano nasabi? Paano nasabi hudyo? Anak nino? Ano, walang halo, ganon. Kanino ba binigay ang utos? Ay, kay ano, kay Abraham eh. Saka kay, hindi kasi Abraham, maraming anak. Paano yun? So, hindi sa anak. Ama. Ilan anak na Abraham? Ha? Madami eh. Yung dalawang una, tapos mayroon pa ikitura, di ba? Kalimutan ko lagi, parang huling bilang ko, anim. Mga princess din yun. So, pero hindi na pinakalaman ng Diyos yun. Sige, meron sila sariling buhay. Pero, okay, definitely hindi anak ng Abraham, Hudyo. Obviously, hindi people of God. Ah, anak ni Isaac. Hindi rin. Kasi sino anak ni Isaac? Dalawang kambal, di ba? Sino yun? Esau and Jacob. Bal si Jacob lang. Pinili, ganon. Definitely, bagsak agad yung genealogy. Yung gusto sabihin, ha? And then, lalo na pag nagpatuloy pa tayo, sino pa? Jacob, bilang anak niya? 12. Eh, yung 12, bilang anak? Ang dami na rin anak sa labas, ang dami na rin. So, hindi na natin alam. So, maling-mali siya sabi nilang ganun. So, nung una, in a way, importante, in a way, hindi. So, saan lang siya importante? I believe, ginamit lang ng Diyos yun na illustration sa atin. Kasi nga, pag anak mo, tuturuan mo yan. So, may inaipapasa ka. Pero yun pa lang, reality of the matter, kahit yung mga anak mo minsan,
kahit pasahan mo, hindi mapasa, ayaw eh. May sariling will yan. So ngayon, ganun na sa atin sa New Testament. Kahit naman dati ganun na, in-illustrate lang yung sa nation of Israel. Na yung sumunod sa kanila, pagpapalain ng Diyos, gagamitin ng Diyos, yung hindi, hindi. O di, ano pang kinalaman ng genio? Wala na. Nakakuha nyo ba yun? Eh, ba't sige, ba't pa may chronicles pa? Diba? Oh, ano yun? Ba't sinulat pa yung pangalan nung? Kompleto po yun eh. Ayun nga, binanggit ko na, I believe. Ano yun? Para illustrate sa atin, importante yan. Pero later, may mas importante pa pala dyan. Yun yun. Actually, marami kaya yung Old Testament, sinet aside na yan eh. Diba? Done away. Ginamit lang ng Diyos for our particular time and bagay, okay? Ginamit siya sa para matutunan natin yung mga ways ng Diyos. Na actually, pareho pa rin naman, pero yung mga bagay na ano eh, na natututunan natin sa ibang paraan, hindi lang sa salita. Okay? So kaya, in-illustrate nyo yung ginamit nyo yung people of God nung panahon na yun, oh joke. Okay, kaya sabi dito, huwag kayong makikinig sa mga fables, ganun din sa genealogy, kasi pag pinag-usapan nyo yung genealogy, anak ka ba ni ganyan, pakailang ganyan, ganyan, anak-anak, sino bang anak ng ano? May nag-drawing pa niyan eh. Medyo ginawa na natin natin after dito yun, di ba? Alala niyo ba yun? Ulitin natin. Sinong wala nun? Yung drawing natin yung mga anak ni ganyan. Ilan yung ninuno mo? Stephen. Pag trinace mo yan, nanay-tatay mo. Eh yung nanay-tatay mo, sinong magulang? May nanay-tatay, lolo mo yun. Lolo-lola, dalawang lolo, dalawang lola. Eh yung sa taas pa noon, ilan na yun? Ilan tao na yun? Walo na. Yung sa taas nila, ilan pa? 16. Times to lang yan, di ba? Pero pag-abot ng ilang generation yan, million, billion yan, trillion. So ngayon, ibig sabihin ko lang sabihin, una, hindi rin natin kayang i-trace talaga kasi nga, alam nyo naman yung iba. Alam nyo ba, iba, nag-aasawa ng di kasal, ganyan, di ba? Yung mga ganyang ano eh, tapos parang si Judah, meron siyang ibang anak, di ba? And then, ibang bagay pa. So, sinasabi sa atin dito, hoy, tigilan nyo na yan. Hindi natin kailangan yan. Importante, anak ka ng Diyos, yun na yun. Okay? Yun ang pinaka-importante. Ngayon, maganda rin kahit sa mga churches, minsan gano'n, nag-saan ang pinang pastor mo? Sino yung pastor ng pastor mo? Sino sa... Diba? May nag-challenge sa akin ganyan. Talbini, sabi ko, anong pakialam doon? Pero natitrace natin hanggang sa Santa Mesa. Sa Santa Mesa, matitrace pa ata natin yung mother church sa US. Pero beyond that, wala na. O paano ay malalaman tayong tunay na baptist? Sa aral na lang. Ganun na yun. Eh, paano yan, pastor? Kasi ito yung tinuro sa'yo ng pastor mo eh. Eh, ito yung tinuro sa akin ng Holy Spirit eh. Ginamit lang siya ng Diyos. Nakita niyo ba yun? At ang kayo, kunwari, nung katoliko kayo, may natutunan kayo sa pare. Ako, ganun. Ibig sabihin ba nun, tali ko na yung sarili ko sa kanya? Ginamit, salamat sa Panginoon, Pilipinas, kahit parang hindi Muslim country. Salamat, pero hindi yung sabi, utang na love ko yung kay Padre Damaso, di ba? Anyway. So neither, and this generative, which minister question. So may mga bagay niya na hindi na binanggit, di ba? Pero ito yung clue na iiwasan. Ano yung mga dapat na iiwasan? Mga bagay na, anong sabi ng minister? Pag minister, naglilingkod, di ba? Ano yung minister question? Ibig sabihin, ito yung nag, sa halip na kalinawan, di ba? Anong mangyayari? Pag nag-usap kayo, parami ng parami yung tanong kaysa yung sagot. May something wrong, di ba? Kaya, isa na nga yan, binigay natin yung genealogy, ang daing tanong niyan. Yung fables, maraming tanong. So, kaya yung iba ginagawa, sabi nga sa inyo, yung mga, lalo yung mga malalang churches, mga ano yan eh, ang inaral nila, philosophy. Hindi Bible. So, wala silang pinakailang, yung sabi ng Bible, ginagamit lang nila yung swak sa kanilang agenda sa Bible, pero
pag hindi na, wala silang pakialam doon. So, gusto sabihin, para hindi magkaroon tayo ng kalituhan, yung alam, yung hindi pala natin kailangan, at least yung kailangan natin, Bible, doon tayo mag-master. Doon tayo, sabi nga nila, mag-major. Alam nyo yung term na yun, mga bata? Sa college kasi, ganun yan eh. So, malaga pwedeng mag-aralan, pero isang course lang, kung kaya mo pa. Kung iba, may second degree, okay lang yun. Pero mag-major ka somewhere, kasi nga, hindi ka maging expert kung lahat aralin mo. So, spiritually, saan tayo dapat mag-major? Sa Bible, at kung mayroon pang ibang bagay dyan na pwedeng mag-supplement sa ating knowledge, dahil mga nakikita niya mong inedemonstrate natin dito, kung pwede kang sa philosophy, sa math, academics, masusupplement lang yung Bible, hindi baliktad. Pag kinukunta na yung Bible, something's wrong. Oh, obviously, ito na yung dapat panalo, ito na yung sundin mo dapat. Okay? Kasi katulad nga niya, may science na yung mga bakla daw ay pinanganak bakla na eh. Yun ang study. A study, find out. Wala, tapo na agad yun. Kasi sa mga studying ganyan, lalo yung mga nagpopondo niyan, tingnan niyo kung sino. Kahit ano, pwede nilang palabasin eh, sa totoo lang. Sana nakuha niyo. So, huwag kayong mag-major sa mga nakakalito. Okay? So, yung kabaliktaran ng minister question rather than godly edifying which is in faith. So, do. Okay? So, kaya dito sa ating sa church, pagkatapos ng isang sermon, meron doon conclusion. Hindi pwedeng wala. At ganun din kayo, pag tinanong kayo, sino ang pastor niyo? Pastor, ano niyo ba? Positive ba siya? Pre-trib? Hindi ko alam eh. Minsan positive, minsan creative eh. Hindi magandang ano yun. Ibig sabihin ng balimbing, either balimbing o malabo. Yan. So, hindi ka na-edify, di ba? Mabibuild up ka kung solid yung tinuturo. Malinaw. At the end of the day, or ano, malinaw. Kaligtasan, malinaw. At marami pang bagay. Okay, godly edifying, nabibuild up ka patungkol sa Diyos. Nagtitiwala ka lalo sa Diyos. Every year, tumitibay ka, hindi yung, may Diyos ba talaga? Kasi parang, ano eh, ang sabi ni Pastor, eh, magulo daw talaga yan eh. Huwag natin pakialaman. Basta tayo, yung ayaw nating aral, siyang tabi na natin. Magkakaroon ka ng pagdududa doon sa Diyos. Amen? Alam mo na agad, yun yung path na hindi mo dapat lakaran. Okay? Okay, so yung dapat, ulitin ko lang ha, kasi putahan dito eh. Bago sa ating text, hanggang dito na lang siguro tayo. So, walang ibang doktrina, obviously, yung dapat doktrina andito. Pag lumabas sa Bible, wag puro fable, kasi iba, ganito po kahit sa music, nagsasawa na sa mga traditional music, traditional Bible, may tinatawag ngayong traditional religion. Alam nyo ba yan? May ganong kategory, nandun na lang tayo sa kategory na yun. Traditional religion. Kasi meron ng hindi traditional? Kasi mga bago yun. May nag-invento nun kung kailan. Alam nila, hindi na sila po dito eh. Itong traditional, pinasa-pasa na yan from the time of Christ. Sabi, hindi, yung traditional yan. Dito tayo meron ng ibang alternative religion. So, hindi tayo dapat ganun, okay? At yon, so malalaman nating mali yan kung lalong dumadami yung tanong kaysa ma-edify tayo, okay? So ngayon, ito na, medyo tapos na tayo dito. So hindi na mahirap intindihin yan. Paano mo malalaman na tama yung pananampalataya na yan at utos talaga ng Diyos yan? Parang, well, nagsalita ako dito ng napakatagal. Kung may matalino sa inyo, malakas ang loob, magtatanong ka, basta gusto mo sabihin talaga, di ba? Gusto mo summary. Gusto mo yung pinaka, ba't ba tayo nakinig? Ganun eh. Kung matalino ka, dapat naghahanap ka ng ganun. At, kaya nga lahat ng sermon natin ganun, may conclusion yan. Hindi ako matatapos ng nagpapogi lang ako. Hindi ganun. Di ba? At tandaan nyo na, kapag nakikinig kayo ng ibang sermon, kahit ako ganun eh. Pagkatapos nun, nagtatanong, anong message ba talaga? Kasi mayroon ng mga ganun ng entertain lang. Yung iba, pagkatapos ng mensahe, medyo mag-praise the Lord ka, pero actually may tatanim sa'yo, ang galing talaga ng tao. Pag ganun na yung naano nyo,
naramdaman nyo? Kasi may mga ganun akong kilala. Kasi hindi naman ako nag-uusga agad. Pero tatanong ko lang, kamusta yung church ganyan? Uy, ang galing talaga ni pastor ganyan. Galing nyo talagang tao, ang talino siya. Ayun yung nakuha mo nung ano yun. No, minsan ma-realize mo rin yun. Okay lang. Pero hindi yung pinakamensahe, di ba? Kasi nga, pero pag yun ang pinukpok niya eh, ang buting tao niya talaga. Naku, ano ka, politiko. Or, di ba, parang nabanggit nga sa mga bakla, tsaka kay Tony Stark. Yun eh. Pagkatapos ng pelikula, pwede pala yung kahit babaero, okay lang pala. Ano, kasi pwedeng sagipin yung mundo. So, ang tunay na aral ng Diyos, okay? Banggit natin kanina, mag-edify. Pero ito sabi dito, kaya ang title pala natin ngayon, hindi ko nabanggit mo. Title natin ngayon, bukod sa 1 Timothy 1a, ito, no? Charity or / love is the end of the commandment, okay? Charity or love is the end of the commandment. So, ano yung sabi ng end? Okay, nagkakunting Greek ako, ha? Yung basta yung ganun sa telos, yan. Telos kasi is purpose. Parang ganun yun eh, tataka ka pag, ano yung it is finished? Tetelestai, parang ganun eh. Pero medyo, lagi yung complete, finish, tsaka, yan, end. Ganun yun. Or perfect. Yan yung meaning niya eh. Minsan sa English kasi ang daming ibang ano, pero sa kanila yun lang. Kunin mo na lang sa context, ganun sila. But anyway, kaya ito, ginamit nung King James, anong ginamit niya? Ginamitan niya ng napakapayak na word. Ano yung end of the commandment? Katapusan. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng sinasabi, bakit ka tinuturuan? Bakit inuutusan? Bakit mag-church ka? Bakit makinig? Bakit magmahal? Bakit maglingkod? Bakit? Ano bang katapusan yan? Ano ba yung talagang end goal? Yan ang term natin yung end goal. Ano yung katapusan yan? Kasi bisang basto, ang dahil mo sinabi naman, ano ba talagang gusto mo na sabihin? Diba? Ganun eh. Kaya sinabi naman sa atin dito, no? The end of the commandment is charity. So pag sinabing charity, tunay na pag-ibig po yan. Nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Ganyan po yun. Diba? Kaya nga ngayon, ang charity ngayon, medyo na corrupt din, no? Parang ganyan. Pero may kinalaman din yun, tama din yun. Pero napakapangit kasi nga yung charity ngayon, diba? Alam nyo na yung kwento natin sa Riverbanks. Alam nyo ba yun? So, ito mga Catholic palang style ngayon. Mag-donate kayo sa amin, tapos kami na bahala. Donate, syempre, pag nag-donate ng sapatos, yan, anong gagawin nila? Doon lang isuot ng mga pari yun. Ang ginagawa nila, do-donate sa kanila, cash on donate ba yun? O ewan ko, donate o mga extra yun. Tapos bibigay na sa kanila, bebenta nila sa murang halaga. Galing, di ba? Gawin kaya natin dito. So anyway, ano yun? Kung sabing charity, pag-ibig po yan ang maganda. Okay? Pure. Kaya sabi dito, yun lang yun. Una, syempre, hindi basta lahat ba mahalin. Okay, dyan na naman tayo eh. Eh, ba't yung bakla, hindi yung mahal? Kasi, context mo, kunin mo sa context. Ang mamahalin natin, syempre, yung mahal din ng Diyos. Amen? Una, ang Diyos, at saka mga mahal ng Diyos. So, anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, mahalin natin kasi mahal yan ng Diyos. Gawain ng Diyos, salita ng Diyos, yun ang mahalin natin. Amen? Amen. Yan yung mga end of the ano eh. Yung summary natin. Kaya pag may napapansin mo, hindi ka ginaganaan mag-church. Okay, sana matapos ko yung sermon na ganyan this Sunday. So, medyo tinatamad ka na. Medyo lang naman, pastor. Hindi naman tinatamad eh. Medyo lang. Alamin mo na yung source nun. Amen? Amen. Hindi mo na mahal. Bakit? Nababawasan na yung pag-ibig mo sa Bible, di ba? Maagrupo ko. Okay? Araw-araw, di ba? Kahit isa, dalawang chapter. Medyo late-late na sa church. Okay? Medyo yung, alam mo na, nababawasan yung pag-ibig mo. Okay? So, may something strong. Okay?
Alam nyo siguro yung pag-ibig, di ba? Hindi ko na kailangan define. Sabihin ko na rin. Paano mo sabihin mahal mo yung isang tao? Siyempre, naangiti ka, binibigyan mo ko ng ano-ano, yan. Pabol, mo naman yan. Paano mo sabihin mahal mo yung 1,000? Di ba, ganyan pa eh. Di ba, ito si Shana, mayroon siyang libro ngayon eh. Binigay lang. Lagi niyang binabasa, di ba? Ganun. O, tao man yan or what, yung maganda yung sinasabi mo about him, di ba? About her. So, ganun sana tayo sa Panginoon. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang maganda yung sasabihin ko sa Panginoon. Kaso nga, minsan, oh, eh, hindi accurate. Okay? Kung gusto nyo talagang mahalin ang Panginoon, sabi niya, yung mahalin mo yung salita niya, dapat accurate yun. Kung sila, mahal ko talaga ang Diyos, eh, mahal ang Diyos lahat ng tao, anak ng Diyos, and therefore, di bakla, yan na naman, hindi accurate. Ang katotohanan ng mahalin mo, alam nyo na make sure yung katotohanan, pag may sinabi kang totoo, mayroong, definitely may opposite yung totoo. Ano yung opposite ng totoo? Kasinungalingan. So pag yung iba, hinahaluan ng kasinungalingan yung katotohanan, galit ka rin dun. Alam mo yun, maraming malilito. Okay? So yan. So another sabi dyan, charity out of a pure heart. Medyo, tapos dito, good conscience, faith unfeigned. Pag sinabing unfeigned, pag sinabing feigned, may pagkukunwari or peke. So pag sinabing unfeigned, edi hindi peke. So actually, magkaka-relate yung pure heart, good conscience, faith unfeigned. Parang isang bagay na tatlong katawagan niya. Okay? Bakit pure heart? Isabihin talagang pag-ibig, walang halong dumi. Ganyan yung pure, di ba? Ganon din yung good conscience. Pag sinabi may konsensya ka ba, pag wala kang konsensya, masama. E iba naman, medyo mix. Yung iba, kapag sinabing good conscience, yung sabihin talagang nalalaman mo, faithful sa katotohanan. Amen? Kaya, banggitin ko na rin, no? Kaya nabanggit ko last time, ano ko malalang saan, basta may kausap akong ganun. Sabi ko, mag-ingat kayo sa mga, yun sa Hollywood, kasi anong mangyayari? Ngayon, uso yung mga Netflix, ganyan. Kahit ano pa yan, mga pelikula, mga babasahin, di ba? Eh, mahilig lang ako sa anime. Anime lang naman yun eh. Naman eh. Laging may kwento yan, laging may message yan. At kung feeling mo walang message yan, yun ang message yan. Wala. Iniikot-ikot ka lang. Di ba? Sa kwento nilang walang kwenta. Okay? So, ano may gusto sabihin? Yan. Saan ako pumunta kanina? Hindi na wala ako doon ah. Sa anime, ano ba yun? Anyway, yung conscience. Okay, yung conscience mo, yan, yan. So, pag pinapanood mo yan, katulad yan, eh, anime lang naman, ano naman ang, ano ba, eh, kaso, ano, eh, games lang naman, pastor eh. Napansin ko, kahit yung mga games ngayon, ano, may laging halong, ano, kabastusan, di ba, witchcraft, isa yun, ah, witchcraft, pero, pansin niyo yung mga costume, ba't ganun? Diba kaya nagtatawanan nga yung mga ano eh. Pag yung mga lalaki daw yung bida, di siyempre may breastplate, may armor. Parang talagang totoong armor. Kasi hindi naman totoo, mga lalaki lang naman nakipaglaban eh. Eh hinaluan ng babae. Anong armor ng babae? Ba't ganun? Diba? Kasi hinahaluan nila, gusto nilang parang ma-enchant nga yung mga bata. Lalo yung mga katulad nito mga to. Yung ganyang edad, di ba? Nagkakaroon ka na rin ng attraction, di ba? Sa babae. O ngayon, kahit hindi totoo yun, ay, okay yun ah. Inaano ka na pala. Inilolo ka na. Kaya iwasan nyo na hanggat mare. Yung konsensya nyo mismo yung inaano nun. Nilolo ko. Yung konsensya, ano yung konsensya? Baka din yung paalam. Ano yung konsensya? Rapi. Ray-ray, ano yung konsensya? Ha? Christian, ano yung konsensya? Kumain naman na kayo eh, di ba? Kaya isang oras wala. Ano yung konsensya?
Di ba? Alam mo na ngayon. O, sino yun? Yung konsensya, parang yun daw yung something in you na sinasabi, ito yung masama, ito yung mabuti. Kahit pa, hindi pa tinuro sa'yo. Katulad nga yan, paano mo nasabing bastos? Kaya sabi, ay itong mga... Yan, kaya nga tinuturo kayo maayos yung damit nyo. At kahit hindi pa kayo utusan actually. Ngayon, kahit ka nakikita yung kapitbahay nyo, naka short short, kung ano man yan, labas ang dibdib, may magsasabi sa'yo, parang mali ito. Kasi nahihiya sila eh. Diba? Kaya napansin ko kahit mga, sabi nga sa'yo, sorry, tanda ako na kasi, yung mga naabutan ko yung artista noon. Pagbata ba, yun, ano yan, nahihiya-hiya pa yan. Uy, kiss mo nga siya. Ay, pino kayo ba? Uy, magsuot ka nga ng ganyan. Gaganyan-ganyan pa yan. Kasi may konsensya siya. Alam niya mali yun. Ngayon, pag ano na, laos na, alam mo na, at nasanay na siya, tinitingnan siya, yung mga siraulo kasi pare-pareho, lalo yung mga producer nun, nagkasanayan na, pati tayo sinasanay. Ano nangyari sa konsensya natin? Di ba, alam mo mali yung, pero parang ilang beses mo kasi tinabunan eh. So, humihina. Kahit alam mong mali, mali ba talaga? Ito yun. Kaya pag sinabing good conscience niya, maganda pa yung standing. Sensitive pa siya sa tama't mali. Amen? Amen. Ganon din kayo mga bata. Pinagsasabihin, okay lang, di ako hahatawin yung tatay ko. Hindi ako kapaluin yan. Mapalo ko yan, last year pa eh. Kaya sinasabi sa'yo, mali yan, mali yan, mali yan. Kasi tinuturoan ka, ikaw na sana yung magpusa. Di ba? Eh parang lagi mong tinolerate yung magulang mo, hindi ka na rin pinalo for whatever reason. Ewan ko, tinamad or what. Ano mangyari sa'yo? Lalakas yung loob mo sa mali. So kaya hindi good yun. Okay? Tulitin ko, pure heart, ibig sabihin, talaga nagmamahal. Dalawa po lagi yung heart eh. Tapang yan, tsaka pag-ibig. Okay? Kaya puso! Yan, yan, yan. Good conscience. Ano naman yun? Konsensya. Yan hindi sasabihin sa ano, no? Yan, mga politiko, ginagamit nila yan. Tapusin natin dito, and faith, unfaith yun. Talagang pananampalataya ngayon, yan ang hindi uso ngayon. Amen? Pag, tawag dito, lalo itong mga hipokritong ano. Kaya nga, aakayin nyo sila. Okay, huwag kayong papayag na pag sinabing, ay, share lang po namin kayo ng Bible para maligtas kayo. Ligtas na rin kami. Ah, okay naman pala eh. Okay ka, naniwala ka agad. Tingnan mo rin, kung tama, di okay. Ang dami kasing pananampalataya ng pineke na. Nanampalataya naman ako kay Jesus eh. Ay, ganda, tama. Ano magagawa mo para masigurado pa yon? Dapat ikaw mismo alam mo yung mga common na kamalian nila. Therefore, machecheck mo. Okay? So, soul winning, ganun niya. Ligtas ka ba? Anong ginawa mo para maligtas? Ay, nagpa-baptize po ako. Mali, di ba? Dapat alam mo yun. Ngayon, kaya nga, ibig sabihin nun, ano yung i-relate natin dito? Kinuman ba sa kanila ng Diyos yun? Yun ang tanong. Pag hindi mo makita sa Bible, actually, baliktad nga, ibang katuruan yun. Nakita niyo yung progression? Mali yung turo and therefore yung mga bagay-bagay na very basic like pag-ibig, ha? Makakarating ba sila doon sa end goal nila? Hindi. Tandaan niyo po yan. Kaya, ang dami nating trabaho kailangan gawin. Pero, kaya yan. Amen? Pasto, si Timothy, kaya nga in-instock na tayo. Bata pa kayo ngayon eh. Para makarelate kay Timothy nang hirap pala maging pastor tsaka church planter. Kung di mo kaya, suporta mo yung kaya. Amen? Ganun lang yun. Pero still, as a church, dapat alam natin ito lahat. Kaya inaaral natin. Amen? Doon muna tayo. Hindi na tagal lang tayo eh. Tuloy natin next week. Amen? Okay, so again. Yan, pag medyo nag-stray na yung utak nyo, saan nga ba to? Ayun, binigyan sa atin yung summary. Okay? Kung hindi ka, habang tumatagal ang minamahal mo, pera, ay mali. Amen? Pag habang tumatagal, na babasag yung konsensya mo, kahit pastor ka pa, sinungaling ka sa maraming bagay, ano, may mali. Amen? Pag hindi ka na balit sa bakla,
May mali. Kasi galit ng Diyos dun eh. Tama? Ano pa? Ano pa? Hindi ka na naawa sa mga pupunta sa impyerno. May mali. Wala ka nang pakialam sa few commandments of the Lord, the word of God, wala ka na. Okay na yun. Alam ko ngayon, okay na yan. Yung mga ganun pastor eh. Dami actually. Wala nang pakialam sa, hindi na lumalalim. Basta nabansagan ng pastor, pastor, okay. Hindi mo na gagawin mo, payaman ka na. Sana natututo tayo. Okay, so this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, instruction nyo po, napakatagal na aming model sa pananampalataya. Kayo po, but especially si dito, Lord, talagang tulad namin, tao lang, si Paul, and then si Timothy, and then mga pastor din na in-instruct nila. No, makita namin yung relation nito, Lord, at kaugnayan din sa aming pananampalataya ngayon, kung saan sila in-instruct. Ganon din po sa amin, wala namang in-instruct kayo na mali sa kanila. Tingnan din namin kung ano yung applicable sa hindi. Batay, believe, Panginoon. Ito po yung applicable sa amin, hindi man sa amin exactly, yung mga leadership namin, Panginoon, mga leaders sa church, para kami mapabuti. Nawa, ito yung hinahanap namin, Panginoon. At ganun din po, mag-send kami later, mga missionary, therefore, alam namin yung standard ninyo. At hindi kami papauso ng ibang standard at magagaya sa standard ng mababang standard, Panginoon, ng iba dyan. So, I pray na pagkatuloy namin, 1 Timothy, makita namin ang buhay again nila, nabanggit na po sa Philippians, at ibang epistle, Panginoon. Ngayon, makikilala namin yung lubos sa Timothy at ang instruction na binigay sa kanya. At i-apply din namin sarili namin to Lord, to some degree, but especially, Panginoon, kaya namin, magpapastor din in the future, ay makita namin, Panginoon, na puro yung inyong salita. At dapat kami ang mangyari sa amin, Panginoon, habang kami lumalago, minamahal namin lalo yung salita, katotohanan, aming conscious, Panginoon, na hindi defile. Kung nadumihan kami, Panginoon, hindi namin sabi niyo, ang lilinis ay yung salita, Panginoon, pag-unawa, pag-aral, and then application ng salita. So, Panginoon, kawaan yung bawat isa, lalo po Lord sa aming blessing, especially sa mga natutunan namin. Ang mga bagay sa aming buhay, Panginoon, ay sa aming pamilya, trabaho, Lord, mag-aaral. Nawa, lahat ng ginagawa namin ay maka-edify sa bawat isa. At yan din po sa, yan dahil po yung mga anak namin, Panginoon, na aming inahanda rin sa paglilingkod in the future. Yan lang po, Lord, kaya malulating. In Jesus' name we pray. Amen.